babalan. Sa isang bayan sa Isabela, isang hindi matukoy na klase ng kobra ang ilang ulit ng nakakainkwentro ng tao. Itim na ulupong, lumalapat yung liig niya pagka nasasaktan. Yung mga nakikita ko noon may gaganito pa rin kayo. Itim, kulay itim, ma'am. Mayroon nang namatay ng pinaganda-ganan noon Pakay ng aming team na alamin kung anong klase ng kobra ang kanilang tinutukoy. Ang laki. May magkaibigan na content creator sila online, si Richard at saka si Ferds. And nagre-rescue din sila ng mga snakes. Ang tawag sa kanila is tropang tuklaw. Ako? Ako? Sa kanilang YouTube. At pagtingin namin, parang itim nga siya. So pinunta namin yung lugar, kasama namin ng DNR. May nagpapa-rescue ulit dun sa tropang tuklaw. Pagdating doon, senior citizen pala yung tumawag ng nagpapa-rescue. Doon sa bakuran lang daw nila nakita yung ahas at may pinakita sila. Sobra. Sobra yan. Kasi medyo bilog yung ano niya. Delikado, pag-alagala lang dito sa inyo. Kumatapakan eh. Delikado. Delikado naman. Kahit yung mga bata, mga apo ko. Yan ang pupunta rito eh. Sana hindi gumagala. Yung lunggala na yung hanapin natin. So, possible dito lang. Ito lang nakuha. Nagagala siguro. So lahat ng butas ang nakita lang isa mga pinaghunusan ng mga ahas na 'yon. Ibig sabihin, nandiyan lang sila palipat-lipat. Apparently, hindi lang pala sa bahay ni Mang Lani nakikita yung ahas na 'yon. Kahit sa bukid, nakaka-encuentro niya rin ito. Kaya palaging nakabutas, ma'am. Pag matuklaw, lalo dito mami Juan, marami nang namatay sa ahas dito. Gusto niyang ipa-relocate yung mga ahas na nakikita niya sa bukid para safe din siya. So ito na yung pagkakataon na ma-document ng team yung ahas na ito. Kuya, tingnan mo. Tingnan mo. Ayun. Ganda. Oh, black cobra to. Finally! Nakita nila sa isang tubo yung maitim na buntot. At paghila nila, doon na lumabas yung malakobra na ahas. Ang laki niya. Successful. Ayan, nagbabala. Kapag nakakaharap ang tao o anumang gumagalaw na bagay, maliksing umaangat ang ulo ng ahas na ito, lumalapad ang leeg, at hindi inaalisan ng tingin ang kanyang kaharap. At sa oras na nakaramdam ng panganib, aktong dudura ang itim na ahas at tutuklawin ang target na nasa kanyang harapan. So nung dinodocument na namin siya, parang similar yung features niya sa Philippine cobra. It's jet black. It makes him really handsome, Na makikita mo yung mata niya, nagmamatch sa kanyang kaliskis.
unlike the Philippine cobra na typical, makikita mo itim na itim yung mata, tapos brown yung mukha niya. Gandang-ganda kami dito sa black na cobra. First time nga namin makita ng ganitong itsura ng ahas. Pero yung mga taga rito, parang ordinaryo na sa kanila yan kasi nakikita nila yan na regularly. Pero to a point na meron ng nabawian ng buhay dahil naka-inkwentro nila itong itim na ahas nito. Itong mga farmers, ano, tinuturing nilang best friend, katuwang sa trabaho. May isang magsasaka na twice na namatayan ng kalabaw. Siya yung may-ari ng dalawang kalabaw dahil natuklaw. Nung kwan, isusog ako ng bandang hapon, alas 5. Eh parang nanginginig yung hitan niya. Tapos kinaumagahan, datan ko, patay na pala ang kalabaw ko. Tiningnan ko mong kwan, may sugat dito sa dibdib niya. Parang tatlong kwan. Sabi nung veterinary, dahil pinakita ko, ay natuklaw ng ahas. These past years, hindi lang kalabaw ang naging biktima ng pagtuklaw ng itim na ahas nito. Maging ang tao, ano, hindi nakaligtas. Mga alas 2 yun, nagpapakain siya ng pato. Nasa 30 minutes po siguro. Mamaya na may tricycle. Tapos yung anak ko lang pinagsabihan niya na ipunta sa ano, sa ospital na nakagat na pala ng ahas. Nakapikit lang siya, ma'am. Ano na siya, kinabitan na lahat ng aparato. Hindi na namin nakausap. Umabot naman ng ano, ng isang buwan doon. Ang alam ko noon ay ako ang mauuna sa kanya, eh siya pala ang nauna biglaan. Ayon sa eksperto, malaking posibilidad na isang Philippine cobra ang nakatuklaw sa asawa ni Feliza. Isang patak lang kasi nito, maaaring mauwi sa pagkamatay sa loob ng 30 minutos. Payo ng mga eksperto, kapag nakakita ng ahas, lalo na kung cobra, huwag gumalaw at manatiling kalmado. Kusa rin itong aalis kapag nakita wala kang idudulot na kapahamakan sa kanya. At sa pagkakataong matuklaw ka nito, linisin agad ang sugat at pumunta agad sa pinakamalapit na ospital para maturukan ng anti-venom. Yung pag-iingat, it starts with knowing ano yung makakaharap mo. Kaya nagkonsulta kami sa isang respected expert. Itong ahas na nasa video ninyo ay isang species ng Philippine cobra. From the looks of it, tinatawag na black morph. O mas maitim siya sa normal na kulay. Ito ay maaaring dinidikta ng kanyang environment, especially ng habitat. Maganda na rin na malaman natin kung ano yung mga buhay ilang na matatagpuan sa isang community, no? Ito ba ay mapanganib sa tao or ito ba ay, you know, harmless at hindi dapat katakutan, no, ng mga tao sa isang community. Bago man sa paningin, nananatili ang katotohanan na madami pa tayong maaaring madiskubre tungkol sa ating buhay ilang. Kaya sana lawakan pa natin ang ating pag-uunawa at pakikisama sa mga ahas tulad ng Black Philippine Cobra na may pinagsisilbihang mahalagang papel sa ating kalikasan. Walang aatrasan para sa kalikasan. Ako si Doc Nielsen Donato, Doc Forts Resho, Port Wewant.